Kasama sa aming katanungan, narito ang ilang komentaryo ng mainit na pinag-usapan. Ilang mananaya to ha? Isabong, roll tape please VTR. Umaani ng samot-saring reaksyon ang naging hakbang ng Pangulong Rodrigo Duterte sa tuluyang pagpapahinto sa Isabong operasyon, kasunod ng mga problemang naungkat hinggil dito, kabilang na ang pagkawala ng ilang sabungero. Para sa ilan, nanghihinayang sila sa kitang papasok pa sana sa kabanang bayan mula sa naturang mga aktibidad. Pero ayon naman sa ilan, mas mabuti nang ipatigil ang online sabong dahil dumarami ang nalululong sa pagsusugal. Oh, para sa akin mas maganda yung kasi maraming nalulung nun eh. Maraming nawala ng trabaho dahil diyan kasi pupuyatan yan. Oh, nagsasabong ako, kaya lang legal ang sabong ko. Ayoko ng ano, ayoko ng sa cellphone. Kasi yon, maraming daya din siguro yan eh. Ayun, nasa ano, nasa legal. Parang walang daya kasi nakikita mo talaga na personal. Sa ngayon nila, hindi na lang mga nakakatanda ang nahuhumaling sa sabong, kundi maging ang ilang kabataan ay nagiging bisyo na rin ang ganitong gawain. Eh, minsan alam mo ng tao, kahit wala nang may bilang pagkain, sa sabong pa. Yan ang hindi maganda. Pero ito na ano ni Presidente na ipaitigil, it's okay. Para mabawasan yung minsan ng, ano, ng mga kabataan na hindi na sila makapagsabong. Nagbabakasakali po eh. Baka yung hawak nilang pera, manalo. Eh, minsan kasi hindi mo masasabi, mas lalong nasisilat eh. Eh, naglalaro din kami yan, pero hindi naman kami lulong na lulong sa pagsabong. Gawa na, parang ginagawa lang namin libangan yan. Pa isa isandaan, dalawandaan. Pag natalo yun, di tigil na. Okay po na mahinto na boss yung ano, online sabong. Marami po kasing nalulong sa talpakan na yan. Kaya po, mas maganda po yung ginawa ni Pangulong Duterte na ipahinto na lang yung online sabong, sir. Pinakamaganda, sir, yung regular na sabong na lang po. Wala lang online para hindi na rin matuto yung iba na tumalpak. Maraming nasisira talaga buhay dyan, boss, sa talpakan na yan. Kaya Pangulong Duterte, talagang pasarado muna para wala lang malulong pa. Yan, ano? Although, sa pagkaalala ko, Mr. Senate President Soto, matagal na itong nirekomenda ng Senado, ano? Pagpapatigil ng online operation ng isabong. Aking katanungan po sa inyo, ano po ang inyong reaksyon at mangyayari sa mga pending, ano, na prangkisa ng online operation ng isabong, President Soto, sir? Una sa lahat, it's about time. Kasi yung unang hearing pa lang namin, I already filed a motion which the Senate approved that we recommend that PAGBOR actually suspend it muna while investigating. Pero sa amin, dapat yun, itigil na. But then again, ang PAGBOR decided to bring it up to the level of the president. Of course, that means gusto kasi nila. You know, dahil kaya, it's within their power eh, na pagtigilin yun eh. So, ngayon na ginawa ng presidente yan, okay na, mabuti naman ganun. At pagdating doon sa prangkisa, mabigat po pagdadaanan sa amin noon. Una sa lahat, ang nakalagay po sa konstitusyon, ang pwede pong bigyan ng prangkisa ng gobyerno ay yung tinatawag ng mga public utilities. Ang tanong, ano ba ang isa pong ba ay public utility? Eh, palagay ko hindi kaya sagutin yun eh. So, mahihirapan sa Senado yun. Ewan ko kung paano nakapasa sa House yun nang walang nagtanong ng tanong ko o tanong namin. So, mabuti na rin ganun sapagkat we have 6 days actually magiging National Canvassing Board pa kami. Palagay ko po, hindi ho namin matatalakay ang prangkisa na nakapending po sa amin. At kung sakali man, sinabi niya ng Presidente, patigilin yan, mahirap na po sa atin. Baka gawin nila sa ibang bansa, pero dito po sa atin, maganda yun. Alright, thank you Mr. President Soto. May dadag din ng katanungan sa inyo, si Rico Izzo ng CNN Philippines. Go ahead, Rico. Tito Sen, no? Just to follow up on that issue of the e-sabong. This will mean 600 million worth of lost revenues for the government. If you become the vice president, how do you plan to fill this shortfall of 600 million pesos? And ngayon, kailangan po rin natin ng pera para pagbayarin natin ang ating mga lalaking utang, more than 12 trillion pesos in debt to international and local borrowers. How will you be able to make up for the shortfall? What other revenue streams will you introduce if your vice president, together with the senators and congressmen, to be able to pay for our debts
and for the other needs of the Filipino people. Napakarami yung ibang paraan. Yung pong binibigay sa atin at 640 million, a month ba yun or whatever, eh, pag kinumpute mo, kulang pa yun eh. They were not giving us the proper revenue to government. Huwag kayo maniwala 60 billion a month lang ang income doon at 5% lang yung sa mga operator. Ano? Napakadaling sabihin yun, but it can never be proven. Kaya yung 600 na plus na binibigay sa PAGCOR, barya yun. Ano? So, agrabyado tayo. Now, if you're talking only of 640 million, there are 328 billion a year unused by the national government for the last 10 years. And we've been crying out loud about this 328 billion. Wala naman kami magagawa. Legislatura lang kami. Kaya rami pinagkakakat yung hindi naman nagagamit. But then, you know, the national government has been lax in this particular issue. Yung unused pa lang yun. From 2010 to 2020, average yun, there was a time that it was about 450 billion. Barya po yung 640 million ng isabok compared dito sa unused by the national government. But if kami pa nga mag-i-implement ito, really, it will boil down and it will become a boil down to the upliftment of the poor in the country. Tamang gamit lang noong 328 billion na yun. Wala pa dun yung corruption. Matindi pa rin yung sa corruption. And definitely, it will be a better, it will be a good use. Yung 328 billion, unused pa lang yun, eh yung abused pa. Kaya po, pati yung utang, hindi tayo kailangan mangutang ng ganyang kalaki. Lumaki lang, na-bloat lang ng konti dahil doon sa pandemic. Ano? At hindi na rin pa rin tama. Kahit ang proposal namin, sa akin ang proposal ko, and on a personal level ito, ha? Dapat tayo nagpo-produce ng sarili nating vaccine. Dapat nagpo-produce tayo ng sarili nating PPEs. Yung mga syringes, mga condoms, mga kaya natin lahat yan. Ba't kailangan mag-import? Ba't kailangan bumili sa labas? Tapos mangungutang tayo pagbili sa labas. Samantalang yung mga manufacturer dito, kaya. As shown by our investigation during the Parmali investigation. So really, it's a matter of using the budget of government properly, preparing it properly. Iba pa yun, yung preparing it properly and using it properly. Hindi po tayo mababaon ng ganyan. 5 trillion lang ang iniwan ni Noy Aquino eh. 5 trillion lang ang utang na iniwan ni Noy Aquino. In 6 years, 12 trillion ang utang natin. Well, your guess is as good as mine kung paano nangyari yan. Senate President, I'd like to ask you a question about business and jobs, no? Most of our enterprises here in the country are made up of micro, small, and medium enterprises, 99.5%. Many of them suffered during this pandemic and they need help. Kayo po ni Senator Lacson have been saying that we need to empower the MSMEs. Can you give us three important points that you will be undertaking if you and Senator Lacson become President and Vice President of the Republic to improve the state of our MSMEs? First of all, implementation of the laws. Proper implementation of the laws. We passed train one, tax reform for acceleration and inclusion. Yung MSMEs, niligtas natin. Yung ibinaba natin. Pagdating po sa trade law, binabari natin yung taxes nila. Binabawi natin yan sa pamamagitan ng rationalization of the yung mga exemptions, yung mga exempted, ano? Kaya natin nababawi din yun. But again, we were able to help the MSMEs. So number one is proper implementation of the laws that we have passed. Second, yung ease of doing business, corruption. Kailangan, we have to resolve the problem of corruption. You know, isa sa pinahihirapan eh. We have been continuous dialogue nationwide. Aming po hindi political rally, ang aming town hall meetings, and we always have a dialogue. O, laging open forum kami. Ang ginagawa namin. And that is the feedback that we get. Ngayon,
for, let's say, two or three answer to you, Rico, the best is our silver bullet. Ang silver bullet namin is BRAVE. B-R-A-V-E. Stands for Budget Reform Advocacy for Village Empowerment. Ang medyo mahabang explanation yan, but you know, parang gist. Yung BRAVE po namin, kailangan manggaling po sa baba kung ano pangangailangan sa barangay, including the help for the MSMEs. Aakyat po yan sa Barangay Development Council, aakyat po yan doon sa Municipal Development Council, doon sa District or Provincial Municipal Council, Development Council, bago umakyat doon sa NEP, the National Expenditure Program of Government that is submitted for the President's budget. Kung ang nangyayari ganun, kung anong kailangan sa baba, yun ang iaakyat natin sa budget, mas andali ng solusyon eh. Itong nangyayari ngayon, in all the previous administrations, especially this administration, ang nangyayari, bibigyan nila ng siling iba't ibang departamento. Hindi nila alam kung ano meron sa baba. There is a complete disconnect from the national government to the local governments. And not only that, we have developed the culture of mendicancy. Sapagkat ang nangyayari, ito mga barangay captain, mga mayor, mga governor, nangihingi eh. Every year, pagdating sa budget, nakapila doon sa amin, may dalang mga envelope. Pinapasok yung mga project nila na dapat eh, sana yung pangangailangan nila sa baba. Malaki, definitely, ang laki ng tulong niya sa mga MSMEs. Because if there is enough livelihood, if there is enough funding in the LGUs, hindi po magkakaganyan. And we have the solution for that. Given the chance, I can tell you what we can do with the 328 billion that is unused. Alright, Senate President Sotano, bago tayo mag-break, may pahapon na tanong sa inyo si Bombo Jane. Aguayda, Bombo Jane. Oo, Mr. President, gusto ko lang itanong, no, paano pala kayo magiging kakaiba sa mga nagdaang vice presidente, lalo na kung sakali lang naman, ay hindi mo kapartido ang manalong presidente, Mr. President? Thank you for that question. I have been a consensus builder. I am the only Senate President who has been there for 4 years na hindi nagkaroon ng kudeta. Tingnan niyo yung records. Laging merong hindi magandang attempt. Pero why? Because I'm a consensus builder eh. Wala po akong inaaway dun eh. Lagi kong nilalagay sa lugar eh, whether you are the majority or minority. And as a matter of fact, all the presidential candidates now, the top five presidential candidates now, are all my friends. They know me. I know them. Perhaps I would be able to enhance the office of the Vice President by being a consensus builder. Imagine, try to build consensus with 23 different republics. If you can do that, the office of the Vice President is a cinch. So ano po ang inyong magiging diskarte, Mr. President, sakaling hindi susuportahan ng magiging Pangulo ng Bansa ang inyong mga programa? Magiging kritiko ka ba ng Pangulo kung ang manalo ay hindi mo kapartido, Mr. President? Ay hindi po, sapagkat una sa lahat, eh, sigurado yung Presidente, magugustuhan yung programa ko eh, o programa namin eh, na ibibigay sa kanya. Kung ayaw niya nun, sapagkat hindi galing sa kanila, o hindi sasabihin ng mga pararap niya, meron sila ibang programa, I can do it on my own. Like for example, I can enhance the holistic approach on the problem of illegal drugs. I don't need any position to do that. But I can do it with the clout of the office of the Vice President. A common citizen would have difficulty doing it. But with the clout of the office of the Vice President, I will be able to do the holistic approach that I did before in Quezon City that brought down the drug cases from 54% to 9% when I left and went into the legislation to be able to enhance the Dangerous Drugs Act of 2002, which I did. You know? Kaya po, nailagay ko doon yung holistic approach on the problem of illegal drugs, wherein there should be enforcement, prosecution to address the problem of supply reduction, and then prevention and rehabilitation to be able to address the problem of demand reduction or the strategy of demand reduction, which is not being done by this government or the previous governments. I can do it with or without a position. As long as I have the office of the Vice President, clout
Therefore, I will be able to do it nationwide.